Good afternoon mga ka-study buddy. Sa video ito, sasagutan natin yung problem ng transportation model. So ito yung unbalanced problem na sinagutan natin. Okay. Using northwest corner rule, discost method, BOM, and last yung MODI. So, i-input natin yung mga value sa ating POMQM. Saan meron tayong source or yung ating 3 factory and yung ating 3 destination o yung warehouse natin. And ilalagay natin yung mga value ng supply and demand sa ating POMQM application. So, kung wala pa kayong POM QM na software, so download nyo para magamit niyo yung software na ito. Okay. So sa module 3, so click natin yung transportation. Okay. Then ilagay na lang natin dito yung title is city. So, kung ano yung gusto niyo na ilagay na title, it's up to you. Then the number of sources, ito yung tatlong factory, yung Hanoi, Manila, and Beijing. So we have 3. Okay. And for the number of destinations, so meron tayong 3, yung Seoul, Sydney, and Tokyo. Okay. Sa manual computation natin, naglagay tayo ng dummy. So ang naging source natin doon is 4. Pero dito 3 lang yung ilalagay natin. Dahil yung software na yung automatic na magko-compute or maglalagay ng dummy doon sa program. Okay? Then click OK. Then input natin yung mga value per cell. Okay? So 8, 2, 10, and yung supply is 300. Okay, for the source 2, 4, 7, 6, and 500. For source 3, 5, 9, and 3. The source of 100 or supply. And for the demand, 600. 400 and 200. Again, I-edit ang ating source. So, edit natin to. Okay. This is Manila. This is Beijing. For the destination, this is Seoul. This is Sydney. This is Tokyo. Dito sa right side, sa starting method, so makikita natin, pag kinlik natin yung pull down arrow, ay nandito yung tatlong method na napag-aralan natin, yung northwest, minimum, and BOM. Okay. So, wag muna natin i-click yung solve. Click muna natin yung step. So, piliin muna natin yung northwest. Okay? Then, click the step. Okay. So, pag kinlik natin yung step, so, unang lalabas dito yung first iteration na nasolve natin manually. Okay? Dahil, kung ikiklik natin yung solve kaagad, okay? So, edit ko to. Then, northwest, then solve. Okay? So, pinapakita dito yung optimal solution na sagot. Kung saan itong optimal solution na to is nakuha natin ito sa MODI manual solution natin. Okay, so kung titingnan natin yung ating iteration, okay, so merong from iteration 1 na sagot natin na 5,900. So merong 5 iteration na na-create bago nakuha yung
optimal solution na 2,900. Kaya doon sa modi na manual computation natin, mas advisable kung ang kukunin natin na solution o yung panggagalingan ng modi is galing doon sa method na mayroong pinakamababang cost. Okay. So, check natin. Edit ulit natin to, then try naman nating piliin yung minimum cost method. Okay, then step. So, nakuha natin yung 3,400 sa unang iteration, which is same tayo nung sagot doon sa manual computation natin sa least cost method. Pero kung i-click natin tong finish or yung solve, dadalhin niya na kaagad tayo doon sa 2,900 na iteration. Yung final or yung optimal solution na na-create ng ating modi. Okay, doon sa manual solution natin. Okay. So try naman natin. Check uli natin kung ilang iteration yung na-create sa least cost method. Okay. So merong tatlong iteration. So kanina doon sa northwest corner rule, 5 yung iteration na na-create. So nung pinili natin yung minimum cost method, so may na-create na 3 iteration para makuha yung optimal solution na 2,900. Okay. So let's try for the bump kung ilang iteration. Okay, so click the step. So ito yung una nating nakuwang sagot sa manual computation natin using BAM, which is 3,100, same tayo. Okay. And kung ipi-finish natin yan or click natin yung finish, so same din, 2,900. Okay, so kung titingnan natin yung iteration, okay. So merong dalawang iteration lang na create. So from first iteration na 3,100 yung ating sagot going to 2,900 na final iteration or yung ating optimal solution. Sa modi naman, kapag nag-manual solution tayo dun, kahit anong method yung i-pick natin at same ng magiging result at the end. So, I suggest kung magpipick tayo ng method para i-improve natin using modi or i-pick natin yung lowest shipping cost doon sa tatlo. Sa ganun, mas konti yung iteration na makikreate natin. Okay, so sa northwest corner rule is 5, sa least cost method is 3, and sa BAM 2 iteration lang at nakuha natin yung final answer natin na $2,900. Ito yung nakuha natin sa manual computation natin. So same tayo ng nakuha dito sa ating POM QM using northwest corner rule. Okay, 5,900 for our first solution. Okay, so for our minimum cost method is 3,400. Okay, for BAM is 3,100. Okay, so kapag kinlik natin kaagad yung solve automatic, yung minimum or yung optimal solution yung ipapakita niya na iteration. Okay, so kung i-click naman natin yung any starting point, automatic yung optimal solution kaagad yung ipapakita niya. Okay, so nandito yung transportation result,
Okay, pag-click natin yan, then final tableau. So ito yon, yung final tableau natin. Okay, for final solution tableau. Okay, for iteration. Okay, for shipping with cost. So ito, so ito na yung mga destination natin, from Hanoi to Sydney. So andito yung dummy, pinakita yung dummy. Okay, shipping list. Okay, I hope nakatulong ang video ng ito kung paano mag-solve ng transportation model using our software. That's all.